Hola, it's Julia. Welcome to my channel. So for today's video is I will gonna share to you kung ano yung new set of products na ginamit ko after kong gamitin yung rejuvenating set or yung tinatawag nilang maintenance set. So if you want to know, please keep on watching. So disclaimer lang guys, yung mga products na ginamit ko sa face ko, pwede siyang mag-work sa inyo, pwede rin siyang hindi mag-work sa inyo. Para malaman nyo kung mag-work siya sa inyo or hindi, do a skin test first bago nyo ilagay yung mismong product sa face nyo para walang maging negative effect siya sa mukha nyo or kung ano man mangyari sa mukha nyo pag nilagay nyo na yung mismong product. Tsaka para maging aware sa inyo na, ay hindi pala effective sa akin tong products na to para hindi nyo na siya ituloy-tuloy gamitin. So, ang ginagamit kong cleanser is this. Foaming Facial Cleanser ng Brilliance. Ito yung ginagamit ko every morning tsaka every night. Yung product na to, kiniklaim nyo na it is whitening, blemish control, and also it helps to remove impurities by cleansing the pores, helps to control oiliness without drying the skin, and also helps to prevent blemish and breakouts. Totoo naman yun. But, dun sa without drying the skin, medyo na over-exfoliate ata yung face ko dahil sa brush. But, ang ginawa ko na lang is, tinatanggal ko na lang yung brush like this. Ito na lang. Tapos dito ko kinukuha yung product. Tapos yun yung ginagawa ko. Pinufoam ko siya sa kamay ko with water. Tapos yun na lang yung dinadampi ko sa face ko instead of using the brush na nandito. Kasi, nagde-dry yung mukha ko. Kaya, tinigil ko yung paggamit with brush. So, nung ginawa ko yun, hindi na naging dry yung face ko. Tsaka, mas naging maganda naman yung kinalabasan. Tsaka hindi naman ako nagbe-breakout. Tsaka napansin ko lang, when ginagamit ko yung brush, nagkakaroon ako ng mga bumps sa noo. Kaya nung tinigil ko yung paggamit ng brush, napansin ko na hindi na ako nagkakaroon ng bumps sa noo and all. So after ng cleanser, ito yung next ko. This is the Micellar Deep Cleansing Toner ng Brilliant Skin Dead. Ginagamit ko to every morning and night. It is alcohol-free and also it is for normal and combination skin. Maganda to kasi remove siya ng makeup. Tapos, cleanses na din siya. Tapos, purifies the skin. Maganda to kasi kahit na micellar toner lang siya. Diba, merong mga ibang micellar toner na pang makeup lang talaga. Hindi nakakaano ng pimples and all. Ito hindi. Isa siya sa nakakatulong maka tanggal lang pimple ko pag meron ako. Kasi pag meron ako, nagkakaroon ako ng isang pimple or kaya dalawang pimple, ganun lang naman. Pero, nakakatulong to na matanggal yung pimples ko and all. Kagaya na to, marks na lang to kasi nagkaroon ako ng pimple kasi nagkaroon ako. Pero, pag regular basis, hindi naman ako nagkakaroon ng maraming pimples. Hindi na ako nagkakaroon ng pimples. Nagkakaroon na lang ako pag meron ako. Tsaka, isa to sa nakakatulong makawala ng pimples na yan. Tsaka, hindi siya yung mahapdi na klase ng toner. Tsaka mabango yung amoy niya. Para siyang cologne na ganun yung amoy. So, after ng toner, sa umaga, ito yung ginagamit kong sunscreen na moisturizer na din. Itong galing sa Brilliant Skin na sunscreen gel cream. It is a UVA and UVB protection with active whitening complex. Maganda to kasi ito yung klase ng sunscreen na hindi siya yung sobrang lagkit sa face. Tapos hindi siya heavy feeling. Tsaka para na rin siya. 2-in-1 na siya, moisturizer mo na siya, tsaka sunscreen mo na rin siya, tsaka mas maganda siya kasi hindi nga siya heavy at all. So, sa gabi naman, ang ginagamit ko after ng toner is this AHA yan. Itong AHA, the Alpha Hydroxy Acid with vitamin C, vitamin B3, and hydrolyzed collagen. Maganda to kasi isa rin siya sa nakapagpalighten. Napansin ko isa siya sa nakapagpalighten ng mga acne marks ko. Kaya maganda to. Tapos, ito yung dahilan kaya din nagbabalat yung face ko. Pero yung pagbabalat niya, hindi naman siya negative. Positive naman siya. Ito yung isa sa nakakatulong to renew our skin. Tsaka mas maging smooth yung texture ng skin natin. Serum to na pwede siya sa face. Tsaka pwede rin siya sa body. Pero ako, ginagamit ko siya sa face ko. Tapos, nalalighten niya yung mga acne marks ko. Tsaka acne spots ko. Tsaka maganda to. Tsaka hindi siya mahapdi sa mukha. So, after ng serum, ito yung sinusunod ko. This is the Nature Republic Aloe Vera Serum. Yan. Maganda to kasi 92% lang siya. Tsaka ito na talaga yung ginagamit ko pa dati nung kahit di pa ako gumagamit tong rejuvenating set. Ito na yung pinagawa kong moisturizer sa umaga tsaka sa gabi dati. Pero ngayon, since gumagamit na ako ng new set of products, ito na yung moisturizer ko sa gabi. Tapos, dati kasi, meron akong dating ninatry na aloe vera gel, pero hindi naman siya yung sa Brilliant Skin, pero ibang brand yun. Tapos, dalawa sila. 99% yung aloe vera gel na yun. Tapos, imbes na mawala yung tiny bumps ko and pimples, just
ano ang nangyari, ano siya, mas dumami yung bumps ko sa noo. Tapos napansin ko rin na yun yung dahilan kaya nagkaroon ako ng pimples dito sa neck area. Kasi bago ko gamitin yung Brilliant Skin Rejuvenating Set, meron na akong mga pimples dito sa leeg. At yun yung naging dahilan, yung aloe vera gel na yun, yung naging dahilan kaya nagkaroon ako ng mga pimples sa leeg tsaka mga tiny bumps sa neck part dito sa part na yun. Tapos, napansin ko rin yung 99% aloe vera gel na yun. Ano siya? Malagkit siya, tas heavy feeling siya, tas napapansin ko lang na hindi niya na-absorb yung skin ko, kaya hindi ko na siya ginamit. Sayang nga kasi 245 siya, tapos ano pa siya, punong-puno pa, parang konti pa lang yung nabawas ko. Kasi napansin ko, nung first week, okay lang naman kasi bagong aloe vera gel lang, yung baka naninibago lang yung skin ko. Pero yung second to third week na, hindi talaga, mas dumami lang yung bumps ko sa noo, tsaka dumami yung mga pimples ko dito sa neck part, kaya tinigil ko na siyang gamitin. Yung Brilliant Skin naman, may nire-recommend naman silang aloe vera gel, pero hindi ko na yung trinay gamitin kasi ito yung nag-work sa skin ko. Wala, hindi ako nagkakaroon ng kahit anong ano dito sa Nature Republic nito, kaya hands down ako dito, maganda siya na moisturizer and all. So, yung last product na to, optional lang naman to pag nagkaka-pimples ako or kaya nagkakaroon ako ng isang pimple or dalawang pimple. Yung nilalagay ko na cream is this Rejuvenating Cream. Ini-spot ko lang siya, tapos dinadab-dab ko lang siya sa doon lang sa mismong area na may pimple. Tapos 2 or 3 days lang, wala na siya. Depende, pag ano yung pimples ko is, pag malaki yung pimples ko, 3 days siya, pero mawawala na agad siya. Tapos, pag maliit naman, 2 days lang. Yun yung napansin ko nung ginagamit ko tong Rejuvenating Cream. So, that's it guys! Yun yung mga products na ginamit ko after ko gamitin yung Rejuvenating Set ng Brilliant Skin. I hope this video helps you. Kung mag-work man siya sa inyo, edi maganda. Pero kung hindi siya nag-work sa inyo, maghanap na lang kayo ng ibang products na mag-work sa skin nyo. Huwag natin ipilit yung bagay na hindi naman dapat ipilit. Okay? Lalo na when it comes to skincare. So, yun lang. Don't forget to give this video a big thumbs up, like, and share this video. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell so you will be notified every time I posted a new video. Bye!